Good day mga kamabtech, meron naman tayong gagawin. Samsung T295 LCD replacement. Let's go, bago ang lahat, shoutout nga pala kay Delta Ecomon. Tawag ko sa kanya dati, Coco Martin. So yun nga, pumunta siya sa bahay namin. Hinahanap ako, naglilimlim pa ako. Papapalitan niya daw tong Samsung T295 ng LCD para magamit na sa school and makapag-research na ang kanilang pamangkin. So nahirapan ako dito tanggalin yung takip, kaya natagalan ako dahil matigas talaga ang takip ng T295. So yun, baklasin na natin yung cover ng battery connector. Uulitin ko po ulit, gumamit ng tamang tools tapos baklasin natin yung LCD. Pero bago yun, tatanggalin natin yung battery. Madikit yung pandikit ng battery kasi stuck lang yan eh. So yun, tanggalin natin yung LCD connector. Tapos may nakalimutan ako, tanggalin pala muna natin yung sa may speaker nya, kasi dalawa connector nya, nakakabit yung isa sa may charger. So sa isang flex siya, all in one na. Naka-connect na yung charging flex niya doon sa LCD niya patungo sa LCD connector din. So yun, buting tingin natin. Medyo nahirapan din ako guys sa pagtanggal ng takip kasi medyo matigas pa yung takip niya eh. Tapos yun sa LCD niya, nung binaklas ko na siya dito, binasag ko na kasi para matanggal na. Dahil madikit pa yung pandikit niya. Tapos ayun, may mga natirang mga basag-basag na tira-tira doon sa LCD. Kailangan natin linisin yan. Hindi pwedeng ilapat nating LCD na may mga bubog pa, dahil pag dinikit na natin yan, mababasag ulit ang LCD. Abonalo! So ayun, nakabili tayo ng LCD. Na-testing na rin natin yan. Kailangan na daw kasi ito ng mga tanghali, kaya nirarush na natin. Ay, pasok pa kasi tayo. So yun, goods na goods yung LCD yung binili natin, kabit na natin. Lagi natin tatandaan, kailangan natin tignan kung may mga tinga-tinga pa o nakaharang doon sa lapatan ng LCD. Dahil kahit tornilyo ang nakalagay dyan at nailapat mo, naidiin mo, basag ang LCD. Kaya kailangan mag-iingat tayo sa paglapat natin. Kailangan muna natin linisin yung mga gilid-gilid, mga singit-singit, para iwas abono. So yun, kabit na natin yung sinasabi ko sa inyong charging flex nya. Kasi maganda nga yung sa T295 kasi iisa lang yung wire nya dito. Yun lang yung sa LCD connector. Magkasama na pati yung sa charging connector niya. Hindi na dalawa-dalawang flex ang binabaklas. So kabit na natin yung sa speaker. Nakabit na natin yung battery. So testing na natin kung goods na siya, gumagana na. So mamaya guys, ipapacheck ko rin sa kanila kung gumagana pa yung back and front na camera and yung mic, yung ringtone, para iwas abala. Kasi madalas pag binabaklas natin ang mga unit, madalas nasasanggi o hindi natin nakokonnect yung connector nila. Thank you for watching guys.